accuracy nila yung levels nila. Oh, speaking of, yun, nakapag-static link. Tingnan natin, decent naman yung naagaw rito na XP makakuha rito si KP ng kanyang first blood. And guys, that first blood is brought to you by Rivalry, guys. Siyempre, don't forget to register at rivalry.com/WXC to get your $200 welcome bonus. First blood, nakuha ng Talon Esports. Mhm, napakaligay. Uy, teka, Sefer, naipit, saan galing yung batang ko? Nahagis yata ni Boxy. Langalungkutan, medyo hindi yata niya na-spot yung Tiny. So, liquid on the board, my vegan 1-1. Oh, medyo malaki rin problema to sa side ng Talon once na... Eto na, ha? Na take down yung mga towers. Pero magsasabi, nag-uusapan natin kayo na yung 6 minute mark. Sobrang importante, 3 versus 3 mga kaibigan. Tinan natin, dehado ang buhay rito ng pop. Pero nakapag-sustain, pero still will go down. Keep getting the kill with the resource. So 4 man, from the side of Talon Esports, eh, naka-pick up sila ng kill dito. At dumalaw na nga lang yung resource sa panakakuha ng last tick. Nakakatawa si Sefer kung saan-saan lumulusot talaga to. Ato yata. I think patay nga si Sefer dito. Wala na rin siyang pang-takas dyan. And doon sa team fight earlier, you just don't want to give any... Mamaya pa naman natin siya makikita, no? Ito, Casey, no? Tulad na sinasabi mo kanina, pag-pack, nakakuha siya rito ng rune. Pero wait a minute, we have a team fight pero toss back sa akampe. Kaso Shackles, mga sagot, mga kaibigan doon sa may Tiny. Kaso nga lang, yung pack, do have yung damage plus magical damage bursting down ng dalawang support. So yung okay lang ialay ng Talon yung buhay nila. Pero dyan si Savage, delikado ata siya dito. May stun, ha? Oo, yes. Let's see, mga kaibigan. So, sa inyo mag-aabang doon sa may kabila. At apat na hero coming from the side of Liquid. Team Liquid is nag-rotate dito sa may bottom side. There's the Blood Rite. So, where's the Thunder Gods, Rats. Sinusustain ba itong NP? Let's see, tingnan natin makakaligtas. Pero Dehins pala. Kaso, yung dumalaw, nag-backup rito na sus, namatay at nabigyan din. Abang ito si Boxy, low in mana. Pero kaya naman yata nilang i-chase itong si Hyde. There's the toss plus follow-up na Centaur stun. A double kill for Sai for the side of Team Liquid. Pero hindi pa tapos itong si McKay. He's chasing itong si Sephir plus yung fate ng tower, tier 1 tower dun sa may baba. Maaring mabasag kaso pinapatagal lang rito. Just that hindi nila ma-own yung lane ni Sai. So ngayon, kailangan nilang bumawi. Pero yung wolf! Kita ka ng wolf! Ay! Napakamalas naman talaga! Ha? Kalaban! Saan siya nagpa-farm? Medyo malungkot nga na part for the side of Talon Esports. Gusto mo na tuloy-tuloy yung scaling rito ng Bloodseeker. And they found another one bringing down itong Zeus. And they will go a team fight underneath the tier 2. Pero si Sephir, low in health. Free sa matumba man. TP out lang ang sagot rito na Lycan with the Rapture. At yung tower dito, delikado. Medyo hindi rin maganda yung pagkakalapag rito ng Serpent Wards. Let's see, there's the Glyph. Fortification, Tiny will move in. So as McKay, giving the vision itong Centaur ng Lycan, silence is up. Nandun rin yung sustain cam dun sa may Sunray. Sinusundan pa rin mga kaibigan nito si KP. Remember, this Razor doesn't have a BKB at this point of time, and he is being chased down thanks to the Shallow Grave. Somehow nakapag-survive siya. Pero there's a Centaur stun dun sa dominated crypt dun ng Lycan, mga kaibigan. And grabe yung tempo na binigay rito ng Liquid, KC. 12 minutes in, maaring mabasag na itong tower. Sobrang masasaktan talaga yung economy na ito. Wala, nakapag-hex. Yes, kasi nandun yung winning rip for silence as mag-advance ng position nitong si McKay. Kasi they easily catch yung mga gantong heroes like Dazzle, Shaman, and Zeus because of Lycan. Pero, 23 Savage! Napitas! Ang idol! Shallow Grave plus TP out. Makakancel out pa yung TP, mga ibigan, with the Avalanche. Nandun Shallow Grave, maganda yung idea ka. Or no, may iwan nila sa likod si Dazzle and si Zeus. Ito na, nag-wolfform na. Dream Coil and Kukum. Yes, indeed, meron siya rito yung BKB. Pero nandun pa rin yung physical damage, KC. And the saddest part is nahagis pa si Sephir. Sinama na siya sa party. So sa dead party. Tatlo na yung namatay and McKay will still push in. Medyo pahirap na ng pahirap to for the side of Talon. I-farm eh. Tapos ito, mag-i-establish na ng vision. Na break pine smoke. Okay, they caught itong Tiny. Let's see mga ibigan. Pero bait lang! Bait lang na. Bait niya na sila. Diba? Kasi pero they manages to brought down itong mga kaibigan. Itong Tiny. Pero double buyback. Committed from both sides. 23 Savage. Ginamit yung kanyang BKB. Na brought down naman niya is insane niya. Kaso si Sai chasing in. Habang yung Razor, making casualty for the side of Talon Esports, here comes McKay, giving the vision sa team nga rito ng Liquid, pero hindi lang pala vision pwedeng ibigay. Triple kill pa, Casey.
And may iwit, may iwan na rin sa may fountain yung kanilang Bloodseeker. Expose yung kanilang base. Alam mo, Casey, this is an overfed Lycan, overfed na Matombaman, NP. So, overfed Team Liquid. Overfed Team Liquid. 23k net worth list. Imaginin mo, ilang items yun lamang nila against dito sa Metalon Esports. I can say that this is a stomp game for Team Liquid. Masyadong, ano, masyado silang na-outplay, na-outdraft ng Team Liquid. No? Parang kumuha naman ng sagot yung Talon dun sa Lycan, but it's just that, kumuha sila ng sagot, pero hindi naman nila na... For new updates and highlights on your favorite Dota games, both locally and internationally, don't forget to subscribe on Kuya Nick YouTube and Kuya Nick Facebook. Also, don't forget to hit the notification bell. Lastly, don't forget to like and share the video. See you!